sa nakita dito ako. Dito pa kita ko sa'yo. Pero maganda na yung placement eh. Okay, ngayon itetest natin ang performance nito habang mainit. Pasensyahan nyo na, medyo madumi yung glass kasi hindi pa naging nililinis kasi bago pa lang, kailangan patuyuin pa. Tayo ngayon sa C5, test natin yung itsura ng tint na to. Unang napansin ko, wala siyang clear. Saka napakaliwanag talaga ng ano. Parang wala kang tint. Ito is yung blue-green shade na clear. May konti siyang shade ng bluish-green. Kinawaan siya ng araw. Kita mo yung paligid talaga. Yung visual light penetration ito is around 70%. Ibig sabihin 70% makikita ka visually. Yung ibang ano kasi shade, pagka dark halimbawa 20% lang ang pumapasok na liwanag, kaya madilim. Pero ito, 70%. Maganda, nagsisink yung ano, yung tint sa salamin, parang naka-incorporate siya. Hindi mo siya halata na parang tint. Para ba yung original na tinted glass. Ganun dapat ang effect. So, first time ko din gumamit nito. So, we're trying to test kung okay talaga to. So far, so good siya. Yung heat penetration niya, oh, hindi siya mainit dito sa windshield. So, okay. Pero kailangan mo ding ano eh, ibilad sa araw talaga matingnan yung matagalan. Pero as of now, it's performing well.
Dati naka-visor lang ito dito eh. So ramdam na ramdam ko yung image sa dashboard. Ngayon nag-iba na. Hindi na siya ganun kainit. Marami kasi nagagawa ang ano eh, ang tint or film sa salamin ng kotse. Unang-una dapat yung ultraviolet rays na babawasan niya eh, para hindi mag-fade kagad yung iyong upuan. At saka yung of course yung heat rejection. Kasi alam natin yung principle ng air conditioning, di ba? Extract the heat from the body ng occupants. Kaya yung load nito is yung number of people inside at saka yung heat coming from the outside. So pag if you compute the load, kung mas maraming tao, mas maraming heat na kailangan mong i-extract para lumamig yung pakiramdam mo. Pag kukunti ang sakay, siyempre mas madali siyang lumamig kasi kukunti ang load. Plus the fact na kapag yung additional heat coming from the outside plus the heat inside, that's the load of the air conditioning. So ang purpose ng tint is to reduce yung load, no, para magkaroon ng comfort. At the same time, hindi masyadong nagtatrabaho ng at full capacity ang iyong compressor. Dito kahit na medyo maraming plastic din parts, so the way it was designed is maganda, yung quality is maganda. I like particularly itong manibela kasi yung makapal itong leather, saka leather wrap talaga siya. So kita mo very luxurious yung feel niya for its ano, for its design compared dun sa competitors. Ngayon time check is 12:02. So ito yung kainitan, ano, 12:02. So hindi ko ramdam yung init niya. Katanghalian tapat tayo. Wala siyang glare. Temperature setting ko ngayon nasa 25 lang. Pero malamig pa rin siya. Sabagay, hindi pa naman ito yung pinaka-mainit talaga kasi medyo malamig pa rin. Pero just the same, okay na rin.